Mga kuya, mga ate, magandang umaga sa inyo lahat. Sa video na ito ay magsasuggest ako sa inyo ng panibago nating pagkakakitaan kahit sa ganitong panahon na mayroong pandemic. So marami kasi sa atin ang hindi naman kailangan parating lumalabas dahil nakakatakot po kung tutuusin ang sitwasyon ngayon sa ating buong kapaligiran. Dito sa Hanap Buhay na ito na ituturo ko sa inyo, pwede po kayo kahit nasa loob lang po kayo ng inyong mga tahanan. So paano po ito ginagawa? So ipapakita ko po sa inyo at kung ano ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kuya. Ayan. Yan ang isa pang pwede nating pagkakitaan ngayong lockdown habang wala tayo masyadong trabaho yung iba at hindi pwedeng lumabas. Ito ang pwede natin pagkakitaan ha, kahit nasa loob lang tayo ng bahay. Ito kasi, itong mga worms po na ito, kung sa pecha po yung bibilhin, nabibili po yan ng piso ang isa. Piso lang po ang isa niyan. Ngayon, kung magbibreed tayo, magpapadami po tayo nito, pwede natin ibenta sa kanila na 2 piso. Para may tubo sila ng kalahati agad. At kung habang mas malaki po ang kanilang puhunan, pwedeng mas marami din po ang ating pwedeng ibenta sa kanila. Paano yun? Halimbawa, sa halagang 1,000 pesos, 3,000 pieces naman yung ibibigay natin sa kanila. Mas malaki ang puhunan nila, ang pangangapitan ng halimbawa ng mga pet shops, mas malaki naman po yung kita nila. Isa pa po, ito rin po mga klase po ng worms nito, yan po ang ginagamit din na mga chichirya sa ibang bansa. Nung napunta po kami ng Palawan, ito rin po yung binibenta po doon na parang chicharo na worm. Ito po yun siya. Yan. Ito po, inawakan ko po mismo. Nagiging beetle itong mga worms po na ito. Yan po. Malinis po yan, masustansya, at isa pa, healthy daw po ito. Yung mga nakikita natin mga video sa YouTube na kinakain sa ibang bansa, like yung sa Thailand din, maraming ganito. Tapos ito po kasi, pinapakain po ito sa mga exotic na mga pets. So yung mga frogs, so yung mga gagamba, ito po yung pinapakain. Sa mga aquariums din po, ito rin po yung pinapakain nila sa mga isda. So healthy rin po ito. Sa akin naman po, sa mga sisiu, pinapakain ko rin po nito yung mga sisiu at tuwang-tuwa po sila. So maganda po at natural ang pakiramdam na kinakain nila sa protein ang pumapasok sa katawan nila. So yan po, madali lang naman po i-breed po. So susunod naman po, ituturo ko sa inyo kung paano po ibinibreed ang mga worms na ito. So, maganda po itong Hanap Buhay. Malaki pong potensyal na pwede tayong kumita. So, yun lang po muna sa ngayon, mga kuya. Sa susunod naman po, ipapakita ko sa inyo kung paano po magpadami nito. Maraming salamat. Bye-bye. 1, 2, 3, come on!